Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. Chapter 18. Iginala naman ni Gio ang paningin niya sa loob ng bahay. Manghang-mangha ang itsura nito. Nakanganga pa. "Wow, Daddy! Your house is so big naman po. It's look like a native house, but at the same time, a look as refreshing po. Para mga old things, yung mga gamit na nandito. Daddy, unlike in our house sa modern," ani ni Gio, habang hinihimas pa ang isang malaki at antique na paso. Numiti siya. "Anak, this is not just my house. This is our home. This will be our family nest. And yes, makaluma ang tema nitong bahay natin. You like it, Gio?" Tumango ang bata. "Yes, Daddy! I love it so much. It's so big." Ang rest house na yon ay yari sa kahoy na siyang materyales na ginagawa kapag ka gumagawa ng native house. Dalawa ang palapag noon at merong 8 kwarto sa itaas, napakalawak ng sala at may 2 kusina. Mayroong 3 banyo sa bahay na ito. "Daddy, siguro pag nag-shout ako dito, may echo kasi sobrang laki po talaga nitong bahay natin. Malaki rin po at maganda ang house namin kina Mamo. Pero this one is different po. Parang mga napapanood ko lang po sa TV. I like your Daddy." Hindi pa rin tumitigil ito sa papuri. "Try mong sumigaw, anak. Malalaman mo." Natatawang tukso niyon kay Gio. Sa kagulatan nilang dalawa ni Georgina ay ubod lakas nga itong sumigaw. Nag-echo iyon sa buong kabahayan. Naitakip ni Georgina ang kanyang tenga at natatawa na binalingan ng anak. Tawa naman ang tawa si Travis at binuhat ang anak. "Ikaw ha? Clever ka masyado ha?" Sabay pinupog ulit ng halik ang anak. Sa mukha, sa tiyan. Ang bango-bango ni Gio at napakalusog na bata. Napahigik-gik naman si Gio. "Daddy, stop na po! Big boy na ako, oh, Daddy!" "Anong big boy?" "Baby pa rin kita. You will always be my baby, anak." Paglalambing ng mag-ama. Dahil sa sigaw na yon, ay nagmamadali namang bumaba si Nanay Belen galing sa 2 palapag. "Diyos ko! Ano ba yung ingay na yon? Travis, anak? Ikaw ba yan?" Nang makita sila. "Georgina! Ikaw nga yan!" Sapu-sapu ng matanda ang dibdib sa sobrang kaba. Natatawang ibinaba ni Travis si Gio at lumapit sa matanda. Nagmano ito. "Opo, Nay, bakit ho kayo nagmamadali?" "Sus Maria, natakot ako. Ako lang namang mag-isa dito at nasa itaas pa. Akala ko'y kung ano na ang sumisigaw na yun at kung sino. Eh bata lang pala. Sino ang batang kasama nyo?" Gulat na tanong ni Nanay Belen. Dahil siguro malabo na ang mata, lumapit ito sa anak niya at pinagkatitigang maigi. Nagpakuyot naman si Gio at hinawakan ang kamay ng matanda. Nagmano rin ito. "Mano po nanay." Agad na inalis ni Nanay Belen ang kamay. "Travis? Totoo ba itong nakikita ko? O nananaginip ba ako? Bakit dalawa kayo? Ikaw ito noong bata pa. Hindi ako pwedeng magkamali." Hintakot na sabi ng matanda. Napahagalpak sila ng tawa ni Georgina. Kahit hindi nagkakaintindihan, tumawa rin si Gio. Napahawak si Nanay Belen sa ulo.
tila nalilito sa pangyayari. Niyakap ni Travis ang matanda. Nanay Bilen, hindi ho kayo nananaginip. Totoo ang nakikita ninyo. At hindi po ako ang bata. Dahil anak ko po siya. Meet Gio, Nanay Bilen. My son. Maemosyong pagpapakilala ni Travis sa anak. Nalaglag naman ang panga ni Nanay Bilen. Sinamantala naman iyon ni Georgina at humalik sa pisngi ng matanda. Kumusta po kayo, Nanay Bilen? Wala sa sariling sumagot ang matanda. Okay naman, anak. Hindi pa rin ito makapaniwala. Anak? Paano nangyaring, anak? Nangihinang tanong nito. Inunahan na siya ni Travis magsalita. Nanay Bilen, Gio is my son. He is already 5 years old. Nagkaroon lang kami ng kaunting hindi pagkakaintindihan ni Georgina. Kaya umabot sa ganito. Pero it doesn't matter now. Kasama ko na ang pamilya ko. And we're staying here for good. Hindi pa rin to makapaniwala. Anak? Paano nangyaring, anak? Nangihinang tanong nito. Inunahan na siya ni Travis magsalita. Nanay Bilen, Gio is my son. He's already 5 years old. Nagkaroon lang kami ng kaunting hindi pagkakaintindihan ni Georgina. Kaya umabot po sa ganito. Pero it doesn't matter now. Kasama ko na po ang pamilya ko. And we're staying here for good. Hindi na nagkomento pa ang matanda. Tumango ito at nangingiting binalingan si Gio. Pasensya ka na, apo. Masyado lang nasyak si Lola. Akala ko kasi ikaw talagang ama mo. Magkamukhang magkamukha kayo noong bata pa siya. Halika! Humagik-gik si Gio nang lumapit sa matanda. Niyakap ito ng mahigpit ni Nanay Bilen. Kamusta ka, apo? Ang laki-laki mo na. Sobra, ha? Ang bigat-bigat mo. Napakagwapo. Ako nga pala ang Lola Bilen mo. Ako ang nag-aalaga sa papa mo noong bata pa siya na katulad mo. Namilog ang mga mata ni Gio. Talaga po? So, pwede po kitang tawaging Lola Nanay? Kasi Lola at Lolo ko po ang tawag ko sa kanilang mamu at papu. Oo naman. Sige, simula ngayon, ako na ang Lola Nanay mo, ha? Siguradong matutuwa ang Lolo at Lola mo nito kapag ka nakilala ka na. Natakang tumingin si Nanay Bilen kay Travis at tila tinatanong kung hindi pa ito kilala ng mga magulang nito. Umiling ito. Oo, makikilala mo rin sila, apo. Gutom ka na ba? Gusto mong paglutuan kita ng spaghetti? Nagtatatalon ito at tumango. Opo, I want spaghetti. I'm so hungry na po kasi tagal po ng mami kanina. At saka, ang tagal po ng biyahe namin. Thank you po, Lola. Pinisil ni Nanay Bilen ang mamula-mulang pisngi nito. Kahit ano para sa iyo, apo. Nang araw na ring iyon, batid ni Travis na magkakaroon ng iba yung kulay ang bahay na yon, maging ang mga buhay nila. Tinanghali na nanggising si Georgina at Gio. Napuyat silang mag-ina dahil nag-video call pa sila sa magulang niya. Namiss kaagad na matanda ang apo nito. At sa buong gulat niya, hindi tulad noong una niyang punta rito sa Isla Paraiso. Halos ikulong siya nito at walang linya ng komunikasyon. Ngayon pinapagamit na nito sa kanya ang mga gadget niya. Mayroon na ring internet connection, telepono at TV. Ikinatuwa naman iyon ni Georgina. It's not that nagagawa siya ng paraan para makatakas. Natutuwa lang siya dahil may tiwala na sa kanila si Travis na di na niya muling gagawin iyon. Bumukas ng kaunti ang pintuan ng kwarto at sumungaw ang ulo ni Travis. Good morning! Breakfast is ready! Ngiti-ngiti! Nagising sa kanila ng binata. Anong oras na ba? Naku! Pasensya na! Tinanghali kami ng gising ng anak mo. Napuyat kami sa kabi-video call. Hinging paumanhin niya. At tinignan ang katabing anak na humihilik pa.
Tuluyan nang pumasok sa kwarto si Travis. Maaga pa naman, 9 pa lang. Pagkakita sa ayos nito, nasuot ang isang white plain round cotton shirt at itim na pleated short. Naka-brass up ang buhok at mukhang preskong-presko ay gusto niyang mabusog. Tila kay Travis pa lang ay ulam na. Hindi na siya nakapaghintay na lumaki ang anak at sigurado siya na lalaki rin itong katulad ng ama nito na magandang lalaki. Done checking on me, Georgina. Nakataas ang isang sulok na labi na tanong ni Travis. Nanunukso ang ngiti nito. Naramdaman niya ang biglang pag-init ng pisngi niya. Nabasa ba nito ang nasa isip niya? Nakakahiya. Nanggigigil na binato niya ito nang nahawakan ng unan. Natatawang umilag naman ito at lumapit sa kanya. Hinalikan ang ulo niya nang walang sabi-sabi. Magpoprotesta sana siya ngunit bumaling na ito sa anak at pinupog ng halik ang mukha at matambok na tiyan ng anak. Ipinagwalang bahala na lamang niya iyon. Maya-maya ay naalimpungatan si Gio at nagmulat ng mata. Wake up! Sleepyhead, magbe-breakfast na tayo. Nangingiting gising ni Travis sa anak. Pumikit uli si Gio at ngumuyngoy sa unan. Ayaw, Daddy. Sarap pa ng sleep eh. Nagmumurmur na anito. Natawa si Travis sa ayos ng anak. Tignan mo tong anak mo. Alam mo ba noong bata ako, bansag sa akin ni Nanay Bilen at nila Mama? Dugong? Natawa siya. Dugong? Bakit naman dugong? Napapantastiko ang tanong niya. Eh kasi nung bata raw ako, hirap daw akong gisingin. At saka, lagi daw akong nakanguyngoy sa unan at kama. Hindi ba ganon ang mga dugong? Tawa naman siya ng tawa sa naging reaksyon. Nako, mag-ama nga kayo. Ganyan na ganyan din ang anak mo. Halos malate na nga ako sa trabaho noon. Ang hirap gisingin. Tapos, laging nakanguyngoy sa kama. No wonder. Mana nga sa ama. Nangingiting pahayag niya sa similarities na mga ito. Huli na nang ma-realize ang mga sinasabi. Ngumiti ng maluwag ang binata. At tinititigan ng anak. Manang-mana nga sa akin. Ano pa kaya ang similarities namin? Parang wala sa sariling tanong nito. Bumaling ito sa anak. Pinagahalikan niya ulit ang tiya nito. Gising ka na dyan, Dugong Junior. Dugong Junior? Gising na! Sige ka. Kakainin ni Daddy lahat ng food. Mangangayayat ka. Pinaliit ni Travis ang boses na parang sa cartoons. Hindi kumilos si Gio. Kunway tumingin sa kanya ang binata. Kunway tumingin sa kanya ang binata. Kunwari seryoso. Halika na, Mami. Iwan na natin si Dugong Junior dito. Bahala siya. Magugutom yan. Nangaalas ka na parinig nito sa anak. Samantalang si Georgina naman ay napatigil. Mami, hindi niya alam pero parang may malambot na kamay na humaplos sa puso niya. Hindi niya akalain na napakasarap pala pakinggan niyon. Ayaw man niyang ngumiti pero tila may sariling buhay iyon at ngumiti siya ng malawak. Totoo, hindi siya corning tao at ayaw niya ng baduy. Pero natagpuan niya ang sariling sinasakyan ang biro nito at nagbabata-bataan din. Sige, Dugong Senior, iwan na natin siya dito. Paalam ni Dugong Junior. Kain ka na lang ha ng dumot mamaya. Pangaalas ka niya sa anak. Gamit din ang pinaliit na boses tulad sa cartoons. Sa gulat nila, bumangon ka agad si Gio. Nakanguso ito. Kakainis naman po kayo. Di naman po ako dugong ah. At muli ito ngumuyngoy sa unan. Nagkatinginan silang dalawa ni Travis. Pinipigilan lang na huwag tumawa sa inasal ng anak. Naku, Mami, dugong. Iwan natin si Dugong Junior. Tara na. Hinawakan ni Travis ang kamay niya. Ayaw niya lang magpahalalaki ng sitwasyon pero nais niya sanang bawiin ang braso. Dahil sa saglit na pagdikit pa lamang ng kanilang mga balat,
naramdaman niya ang kakaibang boltahe na ayaw niyang bigyan ng kulay. Tila na alarma naman si Gio na baka kumain nga ito ng lumot sa dagat. Kaya kahit namumungay pa amang mata, ay tumayo ito sa kama at nilusob sila nito. Nanunulis ang mamumula nitong mga nguso. Sige na nga po, tatayo na si Dugong Junior. Kakain ako. Mukha pang burdagol. Kumain si Dugong Senior eh. Nagtatrantrams pa na sabi nito. Hindi na ito nagpalit ng ternong pandyama nito. Samantalang tinuran niya ito noon na huwag bababa hanggat hindi nakakapalit ng pantulog. Hindi inaasahan ni Travis na malakas din mang-asarang anak at tinawag pa siyang burdagol. Tumingin muna ito kay Georgina. Loko tong anak mo ah. Hindi naman ako burdagol ah. Dugong Junior, malaking lalaki ako at pit ako. Natatawang pakil nito. Hindi sila nito pinansin at humarurot na pababa ng komedor. Nagkatinginan sila ng dalawa ng binata. At doon, binulalas kanina ang pinipigilang tawa sa naging akto ng anak. Mabilis lang naman natapos ang breakfast nila. Agad na nagyaya si Travis na mag-swimming at mag-snorkeling sila. Bakas ang kasiyahan sa mukha ng anak. Tumalun-talun pa ito. Talaga, Daddy? Tuturuan mo po akong mag-snorkeling? Namilog ang mga mata na tanong ni Gio sa ama. Nakangiting tumango si Travis sa anak. Oo. Excited ka na ba? Opo, Daddy. Tumitiling sabi nito. Si Georgina naman dahil walang alam sa ganon ay napakunot noo. Pwede na bang mag-snorkeling ang edad na tulad niya, Travis? Sumingit si Nanay Belen. Oo naman, iha. Yung mga professional na yan ang trabaho. Sinasanay din nila ang maliliit na anak nila para paglaki madali na lang para rito. At huwag kang masyadong mag-alala. Hindi naman sila lalalim siguro. At hindi siya pababayaan ng ama niya. Galing-galing kaya niya talaga na mag-alaga at mag-snorkeling. Pagbibida ba nito? Nawala ang pag-aalala ni Georgina. O siya, sige. Huwag kayong magpapakalayo ha. At huwag masyadong malalim. Antabayanan mo yung anak mo. Tumango ito. Hindi ka ba sasama? Umiling siya. Hindi sa ayaw niyang sumama. Dahil nagpapaka-beachy naman siya. Balak niya kasing maglinis ng bahay at ayusin ang mga gamit nila. Nais na rin niyang pagpahingahin si Nanay Belen at siya na ang magluluto ng tanghalian nila. Hindi na muna siguro. Marami pa namang araw at saka magluluto pa ako. Hindi naman nag-isip ng kung ano-ano ang lalaki. O siya, magpapalit lang kami nitong anak mo. Mag-sunblock kayo ha, paalala niya. Hindi naman nagtagal ang dalawa at agad na bumaba. Nakasuot na lamang ang mga ito ng isang black swimming trunk. Hubad-baro ang mga pantaas ng mga ito. Dala rin ang goggles. Nangingiting nagsalita si Nanay Belen. Naku, teka nga at pipicturean ko nga kayo. Georgina, nasa ng cellphone mo? Natumbok ni Nanay Belen ang gustong sabihin ni Georgina. Magkamukhang magkamukha talaga ang mga ito. Parang pinagbiyak na arinola. Napakagwapo ng mga ito. Ang katawan naman ni Travis ay parang nililok ng isang mahusay na sculptor. Walang bakas ang pats doon, himpis ang tiyan, at nasa proportion ang muscle sa katawan. May balahibo din ang mga dibdib nito. Matambok ang dibdib at ang pangupo. Tila Greek god ang katawan nito. Samantalang si Gio naman ay malusog na malusog sa suot na swimming trunk. At matambok pa ang tiyan. Napakyut tignan ng dalawang ito. Itinaboy na siya ni Nanay Belen papunta sa dalawa. Magtabi kayo ni Travis. Tapos, sa harap ninyo si Gio. Tila photographer ito kung makautos. Wala nang nagawa si Georgina kundi sumunod. Maglapit pa kayo. At pangit tignan. Akbayan mo ang asawa mo, Travis. Utos nito. Natigilan siya. Asawa? Hindi alam ni Nanay Belen
na may asawa na talaga siya. Pero hindi si Travis yun. Parang baliwala naman sa binata iyon. Sige, mag-ready na kayo ha. 1, 2, 3. O, isa pa. Halos mangawit ang panganiya sa tagal mag-picture ng matanda. Nang matapos, inabot nito ang cellphone kay Travis. Tayo naman po, Nay. Sama ka. Itatimer ko po yung cellphone. Pamilya po tayo rito at wala nang nagawa si Nanay Belen. Inilagay nito ang cellphone sa isang cabinet at pumwesto na sila. Nag-shot naman na yon. O sige, mauna na kami ni Gio ha. Masarap po ang araw, hindi masyadong masakit sa balat. Nilagyan ko na ng sunblock ang anak natin, ani ni Travis. Sige, mag-iingat kayo ha. Huwag masyadong lalayo. Mag-enjoy kayong mag-ama. Ngumiti ito at lumabas ang dalawang biloy sa bisngi. We will. Tumalikod na siya at nakita niyang nakatingin sa kanya si Nanay Belen at nakangiti sa kanila. Habang nagpe-prepare ng lulutuin si Georgina, narinig niya nagsasalita si Nanay Belen. Hindi naman siya pinapakailaman ng matanda. Siguro naisip nito na gusto niya siya mismo ang maghanda ng mga putahe para sa mag-ama. Nakaupo lang to sa isang dining chair. Sobrang laki na ng anak mo, Georgina. Nakakatuwa, napakabibo, at napakatalino. Nakikita ko talaga sa kanya si Travis noong bata pa ito. Habang naghihiwa ng gulay, sumagot siya. Opo, nakakatuwa nga po silang tignan. At saka sa katunayan po niyan, matalino po talaga si Gio para sa edad niya. Nire-recommend nga po ng tutor niya sa akin na dapat daw po ay ma-accelerate dahil hindi daw po pang grade 1 ang talino niya. Sinabi niya rin po sa akin na genius daw po si Gio. 170 daw po ang IQ niya at napa-check up ko na rin po siya para makumpirma iyon. Katunayan na sabi sa akin ni Gio na masyadong madali ang mga lesson ng tutor niya para sa kanya. Kaya kung umakto siya ay parang hindi niya edad. Masyado po siyang matured. Hindi niya pala nasasabi yon kay Travis. Napanganga si Nanay Belen. Akala niya dahil sa genius si Gio. Pero mas nagulat pa siya sa sinabi nito. Natutupan ito ang noo. Sus Ginoo, mag-amang mag-ama nga sila. Alam mo bang si Travis ay genius din? Sa pagkakaalam ko, 175 naman ang IQ niya. Hindi ako sure ha, pero yan ang pagkakatanda ko. Inoperahan siya dati ng Harvard University ng scholarship dahil nga sa talino niya. Pero ewan ko ba sa batang yan? Gusto yatang magrebelde. Tinanggihan at hindi siya nagpa-accelerate. Katwira niya, gusto daw niya ng normal na pag-aaral. Mahabang sabi nito, siya naman ang nagulat. Hindi niya alam yon. Alam niyang matalino rin naman siya. Katunayan ay mataas ang grades niya at lagi siyang Dean Lister. Pero hindi naman pang genius ang katalinuhan niya. Ngayon alam na niya kung saan nakuha ng anak ang pagiging genius. Pangalawang araw pa lamang nila ng anak nila sa isla ay siguradong marami pa siyang malalaman na similarity ng mga ito. Hindi niya alam pero natutuwa ang puso niya. Ngumiti siya. Kung ganon, tama ngang papasukin ko na si Gio sa school. Dapat na talagang maging normal na bata siya. Ngayon niya napagtagni-tagni na mali talaga ang ginagawa niyang pagpigil sa kayang gawin ng anak dahil para isa itong paru-paro na pinutulan niya ng pakpak upang mas maging maganda. At ipapangako niya sa sarili, hindi na siya magiging ganun. Hindi siya magpapaka-impokrita na piliting maging perpektong ina. Pero gagawin niya na ngayon ang dapat na matagal niyang ginawa. Hindi na siya magpapaka-selfish. Tatry na niyang baguhin ang sarili. Alang-alang sa anak. At dito na po nagtatapos ang 18 bahagi ng aking kwento. Nawa po ay patuloy kayong sumubaybay sa aking munting channel. Maraming salamat po and God bless all.